Ilang araw nang hindi mahanap ang isang chemical engineer na papasok daw noon sa kanyang trabaho sa Batangas. Nakita pa sa CCTV sa Pasig ang engineer bago siya napaulat na nawawala. Balitang hatid ni Steve Dailisan, exclusive. May backpack at bitbit na bag ang 23 anyos na si Michael Kenneth Cruz nang makuna ng CCTV camera sa Bartville Road ng Barangay de la Paz, Pasig, bandang 3:70 ng umaga nitong March 16. Unang araw dapat ni Michael bilang chemical engineer sa isang food factory na papasukan sa Balayan, Batangas. Pero walang Michael na sumipot sa trabaho. Apat na araw na siyang hindi makontak. Barangay Security Force namin, continuous po 27, visibility patrol. Ikot ng ikot po yan. Wala pong na-report na gano'n, na may inabdak o rat. Wala po. Ito yung CCTV camera na huling nakahagip kay Michael, pero paglagpas ng kalsadang ito, wala nang kuha ng CCTV. Pero kung tumawid man siya dun sa kabilang gilid ng kalsada, yan yung patungo ng Rosario. Kung dito naman siya sa mismong kanto sumakay, yan yung patungo ng Ligaya Pacubao. Sa text message niya sa girlfriend, 3:44 a.m. sinabi ni Michael na sakay na raw siya ng bus pa Taft. 4:39 a.m. nasa sasakay na raw siya sa Taft, pero dahil naghihintay pa ng pasahero, mag-iikot-ikot daw muna siya. Ito na ang huling text message ni Michael. Excited po yun sa first day of job eh. Hanapin ka namin, huwag ka mag-alala. Nag-aalala, tuliro at wala pa halos tulog ang nanay ni Michael. Sabi ni Doris, lahat na ng police station sa Pasay at Quezon City, inisa-isa na nila. Pati ang dating eskwelahan ni Michael sa San Mateo, hininga na rin nila ng tulong. Ang bait-bait po ng anak ko. Ang bait po yan. Nakamasururin po siya, mabait, masipag. Maawa po kayo sa akin bilang ina. Apat na araw na po siyang... Apat na araw na po siyang nawawala. Hanggang ngayon wala po kaming lead, wala din po siyang text, wala po siyang tawag. Pakibigay niyo po information sa Channel 7. Board passer, nagtapos ng chemical engineering at magna cum laude sa UP Los Baños si Michael. Wala raw bisyo, hindi nagdodroga at hindi pala barkada, kaya pala isipan sa kanyang mga mahal sa buhay ang biglaan niyang pagkawala. Iwan po kami mayang para mag-kidnap pa. President Duterte, marami pong mahirap pong maging ina, na byuda pa, na nagpapaaral ng anak, na graduate na po siya, na alam ko po na makakatulong sa akin bilang ina. Tapos, ito po, apat na araw na po siya nawawala. Hindi po namin alam kung nasan po siya. Tulungan niyo po kami. Steve Dailisan, GMA News.